kanin. Tapos, sabi, habang kumakain po ako, may iyak po ako kasi hindi malaksanin sa ganun pagkain. Tapos, ano po, siyempre hindi pa naman po ako makabili ng pagkain po sa labas kasi wala pa ang sweldo. Tapos, pagka yung amo kong babae pag dadating po, ginaganyan yung mga sahig po, mga kalimutan. Ito may hindi ka ba? Sabi ko, nag-inis ko na naman po yan eh. Nagising po ako ng alas 6 ng umaga. Tulog ako alas 6 ng gabi. Tapos kami binuto ko po sa kanila, iba-iba. Anin po sila, may kanya-kanya silang paborito. Kailangan po iisa sila. Tapos may sabaw. Minsan po walang putahin binuto ko. Kailangan ihahayin ko. Dami nun, ha? Ihahayin ko yun ng mainit. Kailangan mabilis. Mabilis kong luluto. Inihahayin ko sila ng mainit. Minsan yung lalaki, anak niya ng binata, masilan, sasabihin niya, ayaw niya, hindi daw masarap luto ko. Pinagagalitan ako ng amo ko. Tapos, yung ano, sabi ko, sinusunod ko naman yung ingredients mo. Imaarte lang po, masunit kasi yung anak ng binata. Tapos po, yung matandang babae pa, matapang din po. Tapos, di, sabi ko kay Lord, yung babalik na ako sa kanya kay El Shaddai. Sabi ko, babalik na po ako kay El Shaddai. Tulungan ko ako dito. Sabi ko, Lord. Tapos, hinanap ko po yung psychom. Yun, nag-umpisa na po ako. Tapos, habang nagtatrabaho po ako, kumakanta ako ng mga worship song. Sabi nung matanda akong masungit, don't sing. Hindi ko po pinapansin, kumakanta lang ako. Tapos nung masanay na siya, pag hindi niya ako na rin kumakanta, why you lundi? Sabi, tinatanong po ako. Gusto ka naman kumanta ulit. Pinapahinto, tapos po. Tapos, request ko po. Naranasan ko din po yung tinuturoan ako ng mga Pilipina doon. Daraan daw yung pagkain ko. Naranasan ko po yung dinuraan ko. May nabalitaan po ako na kung yung gumawa niyo. Pinigil ko na po. Pinigil ko na po.